Hello mga kadalikan, welcome back po sa aming YouTube channel. At today, magluluto po kami ng rice bechamel. Una na po niyang na-fry yung garlic and onion. Normally po yung bechamel dito is ginagamitan nila ng pasta. But this time, gagamit po kami ng rice as a base. Tapos yung fillings po niya, spinach and ang inilalagay namin na combination ng spinach, walang iba kundi breast chicken. Doon naman po sa rice niya, ang ginawa niya kasi nauna na po niyang nailuto ng aming chef. Trinay lang niya yung rice. Yan po yung rice namin. Prinay lang po niya yung rice. Lalagay na po natin yung chicken. Tapos, halo-halo. Konting trivia lang po tayo. Ang bechamel ay originally po ang bechamel from Italy. Ang bechamel from its texture, na base sa kanyang texture, it's parang white sauce siya. It's just standard white sauce. Ibig pong sabihin ng bechamel. Before na pinangalanan po yung bechamel, nag-arrive siya sa name na bechamel, naging balsamela muna ang pangalan niya. But for now, it's known as bechamel, or it's originated from Italy. Yung bechamel sauce po namin ay ginagawa po namin. Although, meron na pong mga available na bechamel sauce sa supermarkets, pero mas prefer po namin na gumawa ng sarili naming sauce. Butter po yung ginagamit, unsalted butter. Since nakikita nyo po na medyo marami yung butter, kasi marami din yung amount po ng gagawin namin. Tapos, maglalagay po kami ng flour. Ang aming chef for 10 years. Yung chicken po, kumukulo-kulo na. While po, kailangan naming i-fry ng konti yung flour. Kailangan po, low fire po siya. Since medyo Italian type po, dahil sa bechamel yung lutuin namin, medyo bonjour, mademoiselle. Hello. Para po sa aming bechamel sauce, kasi kami na po yung gumagawa, pwede po tayong gumamit ng fresh milk or yung packed milk na siya. Yung ganito po. Yan. Ito po. Ayoko sanang tingnan yung brand. Tapos sa spinach naman, any brand na lang. Kung ano po yung prepared yung brand. Tatakpan ko yung brand. Ayan po. Frozen spinach na lang po ang ginagamit namin. Tingnan nyo po yung sauce. Flour lang yan at saka butter. Ito yung chicken. Nilalagay na namin directly yung spinach. Ayan na po siya. Ang aking ever supportive employer, meron siyang tip. Minimix na po niya yung milk. Paano mo daw malalaman kapag ang flour is luto na?
dapat po yung low, dapat po ang fire niya is very low. Tapos yung kanyang color, mag-change siya into light brown color. Tapos lalagyan na niya yung milk. Consistent dapat ang pag-mix para hindi siya magiging buo-buo. Ito na yung chicken. Sa chicken naman, kailangan po siyang dry. Kaya pinapadry po natin siya. Ang employer namin ay napakabait. Nagsusupport. Kahit alam niyang may YouTube. Ang ganda ng kulay niya, oh, green na green. Kahit frozen yung spinach niya. So, yung rice po, nilalagay na namin sa container. Ang pinakababa niyan is yung rice. Yun ang pinaka-base niya. Yan ang pinaka-base niya. Not enough da. I-mix lang po natin ang ating bechamel sauce. Nilagyan na lang po namin ito ng pampalasa at white pepper. Huwag po tayong maglagay ng black pepper kasi po magbabago po yung kulay ng ating sauce. Hindi pa po na-dry ang ating spinach. Ang ganda ng kulay niya. Green na green. After around the 10 to 12 minutes po, dito sa sauce natin, tignan nyo. Nag-umpisa na po siyang maging sticky. Nag-umpisa na po siyang maging sticky. Dapat po pag ganito na yung medyo kalapot niya, huwag nyo na pong iwan. Keep on stirring lang para hindi siya masunugan sa ilalim. Nagiging dry na rin po ng kaunti yung ating spinach, kaya maybe around the 5 to 7 minutes pa, pwede na natin i-file, ilagay doon sa ating aluminum plate. Keep stirring lang. Halo-halo, halo-halo, halo ng halo. Hanggang mahilo po. Dahil po sa na-short po kami sa rice, ito po yung paano paggawa ng rice. Little oil. Tapos yung jasmine rice. At saka onion ang nilagay namin. Pasensya na po. Na-late po siya. Pero ito po yung paraan ng pagluluto ng rice. Rinay lang niya yung onion little bit hanggang sa mamutla yung onion. Tapos, nilagay niya yung rice. Jasmine rice ang ginamit dito. Tapos, naglagay siya ng konting-konting salt. Para may lasa din yung rice niya. Tapos, halu-haluin. Huwag mo nang lagyan ng tubig. Saka na lang lalagyan ng tubig kapag na-fill mo na dry na kaunti yung rice. Feel nyo, medyo dry na, maglalagay na po tayo ng tubig. Ngayon po ang question, gaano karaming tubig ang dapat nating ilagay? So, para sa measurement po ng tubig, mga sa level ng rice, mga 1 inch above the rice lang po yung dami ng tubig. Tapos, hayaan lang siyang kumulo, tapos takpan, tapos saka po dapat low fire. Start na po tayong maglagay ng spinach doon sa ating rice. Ganyan po siya. Healthy din siya kasi may green leafy. Shout out po sa aming assistant chef. Sana po magka-love life na siya. Shout out nga po pala sa mga kaibigan namin na nag-subscribe. Nag-subscribe sa aming YouTube channel.
Hindi ko na po i-mention lahat, especially po sa mga nandito sa Dubai. Thank you so much po. And sana po, pag nagugustuhan niyo po ang aming mga videos, mag-subscribe po kayo and share and like na rin po. Thank you! Ito po yung sauce. Ganyan po dapat ang kalapot siya. Shout out po kay Jaja Janice. Ano pinagana niya? Miss Peros at sa kanyang mga kaibigan. Tapos po kasi ito, pag nailagay na po natin dito, maglalagay po tayo ng cheese. Mix na Monte Cristo cheese. Tapos, ilalagay po natin siya sa oven for around 5 minutes or until yung cheese ay mag-melt at magkaroon siya ng light brown color. First po, i-open natin yung baba for around 2 minutes. Tapos sa top para ma-melt ang cheese at magkaroon ng color. Ayan, ilagay na po natin sa oven. Tik-tak, 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 tik-tak. Ayan na rin po yung bagong salang na rice. Ayan po. Natapos na po ang 5 minutes at tingnan na po natin. Tingnan niyo po yung kanyang looks. Ayan na po ang ating rice bechamel. Rice bechamel. So, mainit siya. Tingnan niyo po yung kanyang itsura. Ang sarap-sarap po. At ginagawa na po namin yung iba. So, sana po nag-enjoy po kayo sa aming video for today. And sana po wag niyo po kaming pagsasawang panoorin. Tapos na naman po tayo ngayong araw. Kaya magpapaalam na po ang babaeng mahilig mangyalam pero hindi sa buhay ng kapitbahay kundi sa kusina. Merci beaucoup!